Palagi bang palpak ang gawa mong puto? Gusto mo rin ba ma-achieve ang ganitong kakinis, maumbok na puto at kasinsarap ng puto ng Goldilocks? Plus, additional tips para iwas palpak sa paggawa ng puto. So kung gusto mong matutunan lahat yan, so please keep on watching. Umpisahan natin sa wet ingredients. Gagamit ako dito ng 2 egg. Beat natin yung egg using wire whisk. Crack nyo muna isa-isa yung egg para in case na may nabili kayong sira ay hindi na tumahalo sa mga goods na egg. Lagay na rin natin yung ating 1 cup of sugar. Cups of evaporated milk ang gagamitin natin dito instead of water. Yung isang can ng evaporated milk ay kulang yun sa 2 cups, so pwedeng yung kulang ay dagdagan nyo na lang ng kaunting tubig, hindi naman yun makakaapekto sa lasa ng ating puto. Maglagay na rin tayo ng 1 half teaspoon salt at 1 half teaspoon ng vanilla extract and 2 tablespoon of butter. Kung wala kayong butter, margarine ay okay na. Dito pa lang sa ating wet ingredients ay dapat lahat ng ating ingredients dito ay na-mix na nating maigi para maiwasan natin yung overmixing na nagkukos ng palpak na puto. Next naman ay ang ating dry ingredients. So gagamit ako dito ng 2 cups all-purpose flour at 2 tablespoon ng baking powder. Next ay sip natin yung ating all-purpose flour at yung ating baking powder using wire whisk. Another tip, bago nyo ihalo yung inyong baking powder, make sure na active yung inyong baking powder. So paano nyo malalaman kung ang baking powder na ginamit nyo ay active pa? Sa mainit na tubig, maglagay kayo ng kaunting baking powder. Kapag yung inyong baking powder ay nagbubbles, it means okay pa ang inyong baking powder. Kung hindi na to nagbubbles, it means hindi na to active. Discard nyo na yung inyong baking powder. Dahil kahit gano'n pa kadaming baking powder ang ilagay ninyo, kung hindi na to active ay hindi talaga aalsa ang inyong puto. After nyo masip ang flour at baking powder at pinakita kayong buo-buo, tapon nyo na yun, huwag nyo na siyang ihahalo. Next ay paghahaluin na natin dito yung ating wet and dry ingredients. Sa pagmimix ng dry and wet ingredients, madalas dito tayo pumapalpak dahil sa overmixing ng ating butter. Dahil kapag nakikita pa natin na may buo-buo pang mga flour, ay tuloy-tuloy pa rin ang paghahalo natin. Overmixing can cause soggy. So, ito yung mga puto na kapag kinain mo or kinagat mo ay dumidikit siya sa ngipin. Kaya naman, kung ayaw mo na ganun ang kalalabasan ng iyong puto, make sure na hindi mo ito ma-overmix. Kapag nakikita nyo na marami pang namumuong flour gaya nito, okay lang yan dahil meron tayong paraan para mawala yung mga pamumuo na yan. So gagamit tayo dito ng strainer para yung ating mixture ay maging smooth. Another tip sa pagpili ng flour, dapat alam mo yung absorption ability niya. Dahil magkakaiba ang brand ng flour, magkakaiba rin ang absorption ability niya. So ang ginamit ko dito ay Queen na brand ng flour. So dito ay gumamit ako ng 1 cup of flour is equivalent to 1 cup of water or milk. Thank you.
So ayan, kung makikita nyo ay smooth na yung ating mixture, wala na tayong nakikitang buo-buo. At dapat ganito yung consistency ng inyong mixture, hindi masyadong malapot, hindi rin masyadong malagnaw. Kung sa tingin ninyo yung inyong mixture ay masyadong malapot, ay pwede naman kayong mag-add ng milk or ng water gradually. So hanggang makuha nyo yung tamang consistency ng inyong mixture. Next naman ay maglalagay na tayo ng mixture dito sa ating molder. So make sure yung molder natin ay malinis at dry. So hindi naman na natin dito kailangan mag-grease dahil yung ating mixture ay meron naman ng halong butter. As long as may butter yan or may oil, kung oil man yung inyong nilagay, ay hindi na yan didikit sa ating molder. Once na in-unmold na natin yan sa molder. Three-fourth lang ng mixture ang ilalagay ko sa bawat molder dahil aalsa pa naman ito. Another tip, dapat yung inyong tubig ay kulong-kulo na. At dapat yung dami ng inyong tubig ay below half lang. Dahil kapag sobrang dami naman yung inyong tubig ay pwede rin itong mag-cause ng sagi sa inyong puto. At pagkatapos ay hinaan nyo ng ganito kahina yung inyong apoy sa kanyo isa lang yung inyong puto mixture. At dapat yung inyong gagamitin ditong takip ay mayroong balot na cloth na kayang-kayang mag-absorb ng tubig para yung mga tubig ay hindi babagsak sa inyong mixture. Steam natin yan sa loob ng 8 minutes. Sa loob ng 8 minutes ay huwag na huwag tayo matitempt na buksan yung takip ng ating puto. Dahil every time na bubuksan nyo yan ay magdadrop yung temperature at malaki ang epekto nito sa pag-alsa ng inyong puto na pwedeng ang inyong puto ay maging flat ang kalalabasan. At para malaman natin kung luto na nga talaga itong ating puto ay gagamit tayo dito ng toothpick or ng stick para malaman natin kung yung gitna ba nito ay luto na. Kung nakita nyo na wala nang sumabit or basa dito sa ating puto, ay pwede na tayo dito maglagay ng cheese. Cover uli natin yan, then another 2 minutes of cooking. After 2 minutes ay ito na nga ang ating puto. So, diba, napaka-perfect ng puto natin. So, ako, ang ginamit ko ditong cheese ay Eden. Kung mapapansin nyo, after 8 minutes pa ako naglagay ng cheese kasi yung Eden cheese ay madaling mag-melt. Ayan, na-unmold ko na yung ating mga puto at tignan nyo naman kung gano'n yan kakinis at kung gano'n yan kalambot. So makikita nyo dito na yung loob niya ay napaka-perfect. Hindi siya sagi, hindi siya malagkit or hindi siya bagsak. Sana ay may natutunan kayo sa paggawa ng puto at kung hindi man, try and try hanggang maging successful kayo sa paggawa ng puto. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, please mag-subscribe ka na and hit the notification bell para updated ka sa bagong video ko. Paki-like and share mo na rin itong ating recipe for today. Thank you for watching!